computer. Na iba lang itong supply niya. So pag magpapalit kayo ng hard drive, 1, 2, 3, 4, so yun lang yung babaklas niya. Magandang araw mga ka-idea. Ngayon, saksihan naman natin kung paano mag-teardown ng Xbox One X Scorpio. Ito yung pinaka-latest ng Xbox One X ngayon. So, the Project Scorpio. I-teardown natin ito at kung ano ang mga nasa loob nito. Okay? Paliktarin muna natin. So, pag-teardown ito, nasa likod lang yung dalawang lock screws. Ito yung isa, at ito naman yung sa kabila. Gumamit ako ng T9 screws, torch. So, ito yung isa. So, pares lang sila ng sukat. Next, pagtanggal na yung dalawa na yan, ihiga lang natin ito na nakapaharap sa atin. Then, i-slide papunta sa atin. Kung saan yung harapan niya, i-slide mo lang papunta sa'yo. Yun. Angat. Then, slide lang. Slide natin. Okay. So, yun lang. Naka-slide lang isa. Ito lang yung mga clip niyan. Pag in-slide mo siya, tanggal na agad. Sunod, tanggalin natin itong mga screws niya. So, dito, para ma-access natin, tanggalin muna natin yung malalaking screws. Kasi ito yung humahawak dito sa pinaka cover niya sa taas. Kung by parts lang naman yung tatanggalin nyo, kung hard drive lang, itong apat na screws lang ang tatanggalin para ma-access nyo yung hard drive. Para matanggal niya siya. Pero kung motherboard siya, kailangan baklasin natin lahat ng screws. Okay. So ngayon, papakita ko lang muna kung ano yung pangtanggal dito sa front cover na pinaka back cover natin. Tanggalin muna natin itong malalaking screws. So ito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, 6 lang. Tanggalin natin lahat. So, gumamit tayo ng konting pwersa. Medyo hindi pa kasi nabubuksan to, kaya so, ganyan kahahaba yan. Okay. Next, baklas na siya. Para mas secured natin, hindi maiwasang masira itong switch natin. Tanggalin natin muna ito.
Ito yung size niya. So dito, meron siyang ribbon cable at naka may pin siya at saka male doon na connectors pag hinugot nyo. Then, unclip lang natin to para matanggal to. Since natanggal na natin yung mga screw, mag-access na natin ito. Tanggalin din pala natin itong antena niya. Ayan. So, ito yung connector ng USB. Then, ito naman yung sa eject button niya. Yung flexi cable. Ito, sa USB at saka sa pang-sync ng controller. Yan yung mini board niya dyan. So, yun. Tatanggal na natin yung back and front panel niya. Sunod naman natin, itatanggalin itong upper front pinaka-upper niya. Metal frame niya. 1, 2. So, may dalawang lock screw siya. Then ito, sticker siya. Pero pag tinanggal nyo na to, pag kailangan gamitan nyo ulit ng glue. Ayan. Kahit di na pala siya tanggalin. Parang pinaka-protector lang. So, lalagyan na lang natin siya ng glue mamaya. Next, pag gusto nyo nang ma-access yung itong DVD drive, wala na siyang tornilyo. Yan. Ang connector niya ay nasa ilalim. Pinutin natin. Pin out pala yun. Kailangan matanggal muna to. Tanggalin muna natin itong power supply niya.
Ito, yung tape na yan, diretso yan dito. So, babaklasin lang natin yan. Yan. Set aside muna natin. Yun, ma-access na natin ng maayos yung DVD drive. Pwede naman natin hugutin dito na hindi na natin tinatanggal yung power supply. So, for safety lang, tinanggalan natin power supply. Tanggalin na natin yung port din ng SATA drive, no? Kung makikita nyo yung sa hard disk natin, ganyan din yung port niya. So, yung power supply niya, medyo na iba lang kumbaga sa computer. So, ito yung connector niya, yung pinaka power supply. Okay. Ito yung DVD drive. Kung papalitan ng lens, dun lang ang baklasan niyan. So, ayan. Okay. So, ito naman yung hard disk natin. Ma-access nyo na siya. Tatanggalin nyo lang yung one, two, three, four. Then, ito naman yung sa heatsink niya. So, tanggalin natin para makita nyo yung kung gaano kalaki. Tanggalin na ng hard drive niya. Tanggalin natin itong sa heatsink niya. Pakikita ko sa inyo yung kanyang yung heatsink. Ito naman yung para sa power supply. Kita nyo, natanggal na agad sa kanyang lagayan yung hard drive natin. So, tanggalin natin yung power supply. So, yung connector niya, ganun din, parang sa computer. Na iba lang itong supply niya. So, pag magpapalit kayo ng hard drive, 1, 2, 3, 4, so, yun lang yung babaklasin nyo. Capacity niya, 1 terabyte. So, any SATA, pwede niyo siyang ilagay rito. SATA drive. Kung mag-upgrade kayo ng 2 terabyte, so, yun lang yung direction niya. Tatanggalin niyo lang yung 4 na screws. 1, 2, 3, 4. Then, ma-access niyo na to. Matatanggal na natin pag ganun. Okay? Next, itong CPU pan niya, APU pan niya. So, tingnan nyo, kanyang heatsink. At ito naman ang kabaliktaran na kanyang APU pan. Napakalaki, parang parehas ng PlayStation Pro. Yung kanyang APU fan. So, napakaganda ng pagkakagawa rito. Talagang higop na higop niya yung init. So, taboy na taboy niya kumbaga. Sa ito naman, laki rin ng kanyang heatsink.
Then ito yung power supply. Hindi na natin tatanggalin. So ayan lang yung kabuuan ng ating teardown. Ayan, tanggal na pala. Sige, tanggalin na natin. So, ayan po ang ating kabuuan ng ating teardown. So, ayan lang po yung halaman ng ating Xbox One X Scorpion. So, yung pinaka-latest na Xbox ngayon. So, ito yung power supply. Ito yung APU fan. Siya yung humihigop at bumubuga ng init papunta rito. Ito yung kailangan palamigin niya. Yung ilalim niyan, yung APU ng motherboard, yun yung sobra kong uminit kapag naglalaro tayo ng high definition games. Then, ito naman yung power switch at saka yung eject power switch saka yung control drive ng eject at saka siya yung parang kumbaga ito yung sa PlayStation na parang Bluetooth sa PlayStation 4. So ito sa kanya Wi-Fi naman yung chip niya. Yan, naka-indicate dito Wi-Fi. So yung mga wireless natin na controller tsaka wireless headset. Then, ito naman yung DVD drive na pinakita ko kanina at yung hard drive, then a power supply. So, meron lang siyang 1, 2, 3, 4, 5. Kung tatanggalin to, 6. Then, pang 7 yung motherboard. So, yun yung laman ng ating Xbox One X. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway may natutunan kayo sa ating teardown. At kung may natutunan po kayo, please paki-like lang po at subscribe na rin po sa atin. At para naman po man-notify kayo after niyo mag-subscribe, paki-click na rin po yung ating notification bell button. Para po sa susunod nating video, i-updated po kayo. Muli, maraming salamat po sa inyo.